Sumang-ayo na si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa desisyon ni Pangulong Duterte na ipagpatuloy ang mga infrastructure projects na pinondohan ng mga Chinese firms na na-blacklist ng Amerika. Kahit pa inirekomenda ni Locsin noong una na i-terminate ang mga deals na kasama ang Chinese firms na sangkot sa reclamation activities sa West Philippine Sea, sumang-ayon rin siya sa Pangulo dahil siya ang chief architect ng foreign policy. Sumang-ayon si Locsin na kahit ang mga Chinese firms ay pahintulutan na magpatuloy na mag-operate sa ating bansa, ang pamahalaan ng Pilipinas ay patuloy pa rin magfa-file ng mga diplomatic protests laban sa China dahil sa patuloy nilang militarisasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nabasa niya raw sa isang newspaper na sinabi ni Locsin na tama ang Pangulo na ipagpatuloy ang mga proyekto ng mga Chinese firms sa ating bansa dahil kung i-terminate natin ang kanilang kontrata, ay idemanda ang Pilipinas sa international forum. Samantala, wala naman alam si Roque kung pinagalitan ni Pangulong Duterte si Locsin dahil sa paggawa nito ng public statements laban sa kanyang paninindigan. Kamakailan lang, sinabi ni Roque, na ang Pilipinas ay hindi gagaya sa Amerika na i-blacklist ang mga Chinese firms para lang ipakita ng Amerika na hindi sila sumang-ayon sa pagtatayo ng China ng mga artificial islands sa West Philippine Sea. Nag-imposed ang Amerika ng sanctions laban sa mga China state-owned enterprises at visa restrictions sa mga individuals na nasa likod ng militarisasyon sa mga pinag-aagawang mga lugar sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Roque, satisfied na ang Pilipinas sa arbitral court decision na nagpawalang visa sa napakalawak na claims ng China sa halos buong West Philippine Sea. Meron ng decision na ang Pilipinas ay merong sovereign rights sa mga lugar kung saan ang China ay nagtayo ng mga artificial islands. Ibig sabihin, ang sino man na nagtayo ng mga artificial islands ay walang legal na basehan sila kaya satisfied na ang Pilipinas dyan, ayon kay Roque. Siniguro ni Roque sa mga Pilipino na hindi tinalikuran ng Pilipinas ang historic arbitration na napanalunan ng Pilipinas laban sa China. Samantala sa ibang balita, matapos ang matagumpay na pagsali sa Rim of the Pacific Naval Exercises, ang contingent ng Missile Frigate BRP Jose Rizal ay inaasahan na magsimula ng bumiyahe pauwi ng Pilipinas sa linggong ito. Ayon kay Philippine Navy Public Affairs Office Chief, Lieutenant Commander Maria Cristina Rojas, ang BRP Jose Rizal ay aalis na sa Hawaii kung matapos na kanilang refueling at reprovisioning. Ang 125 na mga membro ng contingent ay inaasahan na makauwi na sa bansa sa 3 ng Setyembre. Nakipag-coordinate na ang Philippine Navy sa Subic Bay Metropolitan Authority kung ang mga Navy personnel ay kailangang sasailalim sa 14-day quarantine para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kamakailan lang, pinuri ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo ang Naval Task Group 80.5 dahil matagumpay nilang natapos ang mga sunod-sunod na mga exercises na nagpapakita ng capability ng BRP Jose Rizal na mag-handle ng iba't ibang operational requirements na walang pagkalito. Sa mga weapons, communications, electronics, information system hull, machinery, at electrical systems. Ayon kay Bacordo, sinamantala ng Philippine Navy Contingent ang RIMPAC 2020 na magsanay bilang isang team at naglagay sa BRP Jose Rizal sa posibleng totoong world scenarios. Ang 2 RIMPAC exercise ay nagsilbi ring shakedown cruise ng barko na opisyal na na-commissioned noong July 10 sa Ayala Wharf, Subic Bay, Zambales. Sa iba pang balita, sumali ang mga US Bombers, ang B-2 Spirits, at ang B-1 Lancers sa Combined US-Australia Exercise sa Australia's Northern Territory sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga distance air strikes bilang bahagi ng isang Combined Task Force kasama ng Marine Rotational Force Darwin at Australian Defense Forces noong nakaraang buwan ng Agosto.
Ang mga B-2 ay i-deploy sa Naval Support Facility sa San Diego para magsagawa ng mga multiple sorties para mag-operate sa mga training area sa Australia. Dagdag pa ang mga KC-135 mula sa 909th Air Refueling Squadron sa Kadena Air Base sa Japan, ang lumipad patungong Australia para suportahan ang presensya ng mga US bombers doon. Ang exercise ay nakafocus sa maliliit na Naval Expeditionary Forces ability, sa mabilisang pag-deploy, paghalubilo sa mga allies, coordinate air strikes, at pagtawag ng close air support sa mga targets na nasa contested environment. Sa panahon ng exercises, ang mga B-2 ay nagsagawa ng dynamic targeting kung saan tina-target nila ang mga unplanned at unanticipated targets. Ang low observable or stealth characteristics ng B-2 bombers ang nagbibigay sa bombers ng abilidad para makapasok sa mga defenses ng mga kalaban. Ang B-1B ay may kakayahan sa tracking, targeting, at engaging moving vehicles, at fully integrated data link kasama ng Link 16 capability ay nagbibigay ng improved battlefield situation awareness at security na lagpas pa sa abot ng line of sight connectivity. Ang mga bombers ay i-deploy rin kamakailan lang sa Indo-Pacific region bilang bahagi ng commitment ng Amerika sa isang free at open na Indo-Pacific para sa United States at sa kanilang mga allies. Matagumpay naman ang deployment at pagsigawa ng missions na ipinakita ng mga bombers sa Air Force Global Strike Command na ito ay may kakayahang mag-deliver ng little, long range at strike options sa anumang oras at lugar. Sa iba pang balita, natagpo ang patay sa loob ng detention facility sa City's Police Station kahapon, si dating City Councilor ng Ozamiz City, Ricardo Paruhinog. Ayon sa pulisya, natagpo ang patay si Paruhinog, alas 6 ng umaga noong Friday, wala namang nakitang foul play ang pulisya. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banak, si Paruhinog ay a-attend sana ng isang hearing sa Ozamiz City Court noong Friday. Nag-utos na si PNP Chief General Camilo Cascullan na imbestigahan ang pagkamatay ni Paruhinog. Inutusan din ni Cascullan si Police Regional Office 10th Chief Brigadier General Rolando Anduyan na ilagay ang Ozamiz City Police Chief at ang lahat ng mga duty personnel na isailalim sa restrictive custody para maging available sila para sa investigation. Ayon kay Banak, ang PNP Custodial Center na nasa ilalim ng pamamahala ni Lieutenant Colonel Jigar Nasida ay mahaharap din sa investigasyon. Iniugnay ni Pangulong Duterte si Ricardo Paruhinog sa illegal drug trade sa Northern Mindanao. Si Paruhinog ay nahuli sa bansang Taiwan noong 2018 at i-deport balik sa Pilipinas pagkatapos ng 2 buwan. Ang paghuli ni Paruhinog ay ginawa ilang araw matapos sinugod ng mga otoridad ang kanyang opisina kung saan natagpuan ang mga firearms at mga illegal drugs. Noong July 2019, humiling si Ricardo Paruhinog ng protection mula sa Supreme Court na nagsasabing nakatanggap siya ng mga banta mula sa PNP. Si Ricardo Paruhinog ay kapatid ni dating Ozamiz City Mayor Reynaldo Paruhinog na napatay kasama ng 14 pa sa isang madugong pagsalakay ng mga pulisya sa San Roque Lawis sa Ozamiz City noong July 2017. Shout out kay Sir Wally Lido Jr., Joni Tresero, at kay Sir Wakanda Forever. Maraming salamat po sa laging pagbisita sa aming YouTube channel, mabuhay po kayo, mga sir!